Hello everyone! So welcome back again to my channel. Magluluto tayo ng talong na may tuna at itlog. So ayan, gumamit ako ng dalawang can ng tuna. So drain ko na yung kanyang sabaw. So isit aside natin. So gumamit tayo ng kamatis. So gumamit ako ng dalawang kamatis dyan. Then slice ko siya ng maliliit, cubes, ganun. So ayan. Dalawang kamatis ang gagamitin ko. So, slice natin siya ng pack cubes. So, ayan. Slice natin, mga madam. Then, gumamit din ako ng isang onion, yung medium na size ng onion. So yan, slice din natin siya ng medyo pa cubes na maliliit. So yun, ilalagay ko yung ating tuna, yung tuna dyan sa ating bowl. Then, i-mix ko yung ating kamatis at saka yung ating sibuyas. Kamay-kamay na lang mga madam, no? Yan. Naghugas naman ako. So yan, lalagyan natin siya ng ground pepper. Ilalagay natin. Tapos, lagyan natin din siya ng kaunting asin. Yan, asin kaunti at saka ground pepper. Yan. Tapos, imimix natin siya. Imimix natin yung ating tuna. Kahit ganyan na nga lang, madam, masarap na siya eh. Parang insaladang tuna, parang ganun. So yun, yung ginamit kong talong, lalaki kasi ng mga talong nila. Ilaga ko yung mga talong, madam, tapos hintayin natin siyang mag-soft. Hindi masyado yung overcook yung ating talong para pag natin mamaya, hindi siya mapunit-punit. So ayan yung talong, na ginawa ko siyang half. Gin-half ko siya, tapos yan. Iwawiden natin yung talong para ilagay natin dyan yung ating na-mix kanina na tuna, sibuyas at saka yung yung kamatis. So, isa stuff natin dyan. Dyan natin ilalagay yung ating tuna kanina. So, yun yung talong kanina. Lagyan ko muna ng kaunting asin. Sprinkle ng asin muna. Tapos, yan, ilalagay yun yung yung tuna at saka kamatis dyan at saka yung sibuyas. So yan. Lalagay lang ng maganyan. So siya, pina-social na talong. So, tapos na nating malagyan lahat yung ating talong dyan. So, magbabati ako ng apat na itlog. So, apat na itlog ang gagamitin ko dito sa ating nilagang talong. So, yan. So, pagkatapos nyong mabati yung itlog, yan, i-whisk natin siya. So, lagyan natin siya ng kaunting asin at saka ground pepper. Asin lang na kaunti at saka ground pepper ilalagay natin. So sa ating pan, mga madam, yan, nag-iinit na ako ng tapos ilalagay ko na yung talong dyan. Ipiprito natin siya, mga madam. So yan, pritohin natin. Tapos yung itlog, ilalagay natin dyan sa ibabaw para hindi siya, para kakapit yung yung ating nilagay na tuna sa ibabaw. So, ganyan. Lagyan natin ng itlog, yung itlog natin kanina. So, yan. So, kapag naluto na yung yung isang natin. So, na yan, naluto na siya. So,
Gagawin naman natin yung isa, mga madam. So, yan. Pag maluto na yung ating ano, sa kabila, ipi-flip natin siya. So, yan. Medyo damihan nyo siya ng itlog para ano, hindi siya mabuhag-hag mamaya pag ano nyo. Pag flip. Yan. Tapos, i-ano natin. Ganyan lang, mga madam. Tapos, tingnan nyo, baka masunog yung inyong ano, inyong talong. Wow, ang ating ano, talong at saka itlog. So, yan, nalagay natin sa ating plato. So, yun, mga madam, oh, looks good. Brown siya, brown na brown. So, ito na, madam, ang ating finished product. So, yan ang ating, ang lalaki kasi ng talong dito. So, yun, sprinkle ko yung ating onion leaves dyan. So, yan, gagawa kayo ng sauce ninyo. Pwedeng kamatis at saka soy sauce or ketchup. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyong nasausawan. So, yan, mga madam, salamat sa panonood. Paki-like po and subscribe ng ating channel. See you again sa susunod nating mga video, mga madam. So, thank you. God bless. Bye.